Balitang Tatak RMN, balitang pinagkakatiwalaan, mapapakinggan saan mang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, mula sa Radio Mindanao Network, ang totoong nationwide network. RMN Number 1. Ito ang DCXL News. 558 kilohertz, 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Mga kasama, oras 1 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Kaluran. Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita dripa. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama. Ika-apat na araw po ng Abril, araw ng Huwebes sa taong 2024. Kasama niyo na po Radyo Man, Drew San Fernando. At ako naman si Radyo Man El Maracol. At narito na po ang ulo ng mga maiinit na balita. Manila Economic and Cultural Office nakapagtala na ng 3 Pinoy na sugatan sa pagtama ng malakas na lindol sa Taiwan. Ilan sa ating mga kababayan sa Taiwan, balot ngayon ng takot matapos ang malakas na pagyanig. Sa kaugnay na balita, 71 minero na trap naman sa 2 binahan matapos yanigin ng 7.5 magnitude na lindol ang Taiwan. Mga otoridad nagkukumahog ngayon para mailigtas ang mga na-trap. Heat index na 41 hanggang 42 degrees Celsius mararamdaman sa Metro Manila hanggang bukas ayon sa PAGASA. Ilang transport group naman tutol sa consolidation, umaasa na lang sa resolusyon ng Korte Suprema at resolusyon ng Kamara kaugnay sa POV Modernization Program. Opensiba ng militar laban sa mga rebeldeng New People's Army, tatapusin na agad para mapagtuunan ng pansin ang external defense ayon sa AFP. Sa police report naman, abay, barangay, kagawad at SK chairperson na huli ng misis sa loob ng isang motel doon sa Cebu. Sa ating entertainment news, Bea Alonzo at Dominic Roque may patwining caption. Samantala si Patrick Garcia, inaming si Ann Curtis ang unang nambasted sa kanya. Sa sports balita naman, weightlifter na si Elrin Ando sigurado na ang paglaro sa 2024 Paris Olympics pero Tokyo gold medalist na si Heidelin Diaz nabigong makapasok. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, Network News. Nakapagtala na ng mga Pinoy na sugatan sa pagtama ng magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan. Kinumpirma ni Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestro Bello III na 3 Pinoy ang nagtamo ng minor injury sa nasabing lindol. Samantala, sinabi sa interview ng RMN Manila ni MECO Deputy Resident Representative Alice Vesperas na isa sa ating mga kababayan ang nagtamo ng minor head injury matapos tamaan ang nag-collapse na sili habang namaga naman ang kamay ng isang Pinoy matapos na mabunggo ng pinto habang lumilikas. Maayos na po sila. Yung isa pong OSW natin, si Sheila Ann Reyna, nagtatrabaho po siya sa ilan, na bunggo po siya sa door while running during the earthquake. Nagkaroon lang po siya ng little swollen hands, pero wala naman pong serious injury. Yung isa naman po, si OSW Arnold Racuya Gonzalez, po siya sa Quanta Computer sa Linggo, Taiwan.
At tinamaan naman po siya sa ulo nung ceiling habang tumatakbo din sa restroom ng factory. So nadala po sila sa ospital at na-discharge na rin after ng treatment. So nabigyan na po ng kaukulang lunas at ngayon po ay napapagaling. Minor injuries lang naman po. Habang nananatili naman ngayon sa ospital ang isa pang Pinoy na nawala ng malay sa kasagsagan ng pagyanig. Sa kabutihan palad ay walang Pinoy na nasawi sa malakas na pagyanig. Nasa mahigit 159,000 ng mga Pinoy na naninirahan sa Taiwan, kung saan 65% ng mga ito ay mga factory workers, habang 35% ang households at caretakers. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita, nababanot ngayon ng takot ang ilan sa ating mga kababayan doon sa Taiwan matapos pa rin ang pagtama nga ng malakas na lindol kahapon ng umaga. Sa interview ng RMN Manila, sinabi ni Rexon Lumaon, isang factory worker sa Taiwan, na bagamat palagi silang nililindol, ngayon lamang sila nakaranas ng ganun kalakas na pagyanig sa loob ng 10 taon niyang pagtatrabaho sa nasabi namang lugar. Kwento naman ni Lumaon, nasa loob siya ng elevator kasama ang siyang pangkasamahang Pinoy at pakyat ng fourth floor na gusaling pinagtatrabahuan ng maganap naman ang pagyanig. Sa lakas daw ng pagyanig at pangamba na matrap sa loob ng elevator, ay nagpanik na anya sila. Nasa elevator po kami, nag-message alert po yung cellphone after sinabi na may earthquake daw. After 10 seconds, ayan, bigla nang umuga yung elevator, nasa loob po kami. Anim po kami mga Pinay sa loob ng elevator. Kaya hawak ko po yung cellphone ko sa oras na yun kasi hindi ko na-videoan kasi panic na din po kami. Sa totoo lang po, may 10 years ako dito. Lagi po may lindol dito pero kapon po kakaiba yung lakas niya. Yun po yung pinakamalakas na buong 10 years na ano ko dito sa Taiwan, na experience ko, sir. Bukod naman dito, maya-maya rin na niya ang pag-uga ng kanilang gusal hilan pa rin sa sunod-sunod na mga aftershocks. Samantala, takot din ang naramdaman ng overseas Filipino workers na si Rialyn Ignacio matapos namang maramdaman ang pagyanig. Kwento pa ni Rialyn na mismong nasa kapital ng Taipei, natotroma na siya at iniisip muling maulit ang malakas na lindol dahilan sa mga aftershocks na nararamdaman na may lakas na magnitude 5 pababa. Sa video nga na ini-upload ni Rialyn sa kanyang Facebook account, makikita dito ang malakas na pag-ikot pa ng chandelier at pag-uga ng iba pang kasangkapan sa bahay na pinagtatrabahuan nito. Medyo nakakatakot na po yung parang pakaramdam mo. Ito na naman siya, parang alam mo yung may mangyayari, hindi na namang maganda. Kaya pinagpipray lang po talaga namin as wag naman po maulit yung ganun kalakas. Okay lang po yung mahihina, pero wag naman po maulit na yun na nangyari kahapon. As in, nakakatakot. Parang magkakaroon ka ng trauma. Sa mga nakilala ko kahapon, number one, takot po yung kanilang nararamdaman. Kagaya nung may nakilala ko sa factory. As in, pinalabas sila dahil nga nagpabaksakan na daw po yung mga ilaw sa loob ng company. Talagang napaiyak sila sa takot. Iyan naman si Rialyn Ignacio at Rexon Lumaon sa interview ng RMN Manila. So patuloy pa rin mga balita, nagkukumahog ngayon ang mga rescuers para mailigtas ang dosen-dosenang natrap matapos tumama ang mapaminsalang 7.2 magnitude na lindol sa Taiwan kahapon. Ayon sa Taiwan's National Fire Agency, kabuuang 71 katao ang natrap sa dalawang minahan sa Hualien County, kung saan 64 sa mga ito ay sa Helping Mine, habang 7 iba pa ang nastock sa Zhonghe Mine. Tinatayang nasa siyam pa rin ang mga nasawi at higit 1,000 na ang sugatan. Gayon din, daang-daang establishmento ang napinsala ng itinuturing na pinakamalakas na lindol na yumanig sa nasabing bansa na nagdulot ng landslides. Ilang oras matapos ang pagyanig ay sinundan ito ng malakas na aftershocks, kabilang na ang 6.5 magnitude tremor. Samantala, inaasahang maraming bilang pa ng aftershocks na kasing lakas ng magnitude 7 ang mararamdaman sa susunod na mga araw. RMN Network News. Samantala naman, sa kaugnay pa rin balita mga kasama, mga pamilya naman at kamag-anak ng mga overseas Filipino workers na napiktuhan ng lindol doon sa Taiwan, pinapakalma ngayon ng OWA. Kasama mo sa balita si Rajuman Chiel Imprido. RMN Live Report. Si Marina, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, ang pag-aalala ng pamilya at kamag-anak ng mga overseas Filipino worker na naapektuhan ng lindol sa Taiwan. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nakatutok na ang kanilang ahensya para umasiste sa mga Pinoy sa Taiwan. Wala umanong dapat ikabahala ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas dahil patuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Taiwan at sa mga Pinoy na kasalukuyang nakatira roon.
liban dito, wala rin na-report na Pinoy na nasawi, ngunit may Pinoy naman nagtamo ng minor injuries. Ang isa rito ay nabagsakan ng kisame at nagkaroon ng minor head injury, gayon din ang tama sa kamay, habang may isa naman na hinimatay, ngunit nakalabas na rin agad ang mga ito ng ospital. Samantala, tiniyak naman ng OWA na napapabot sila ng financial aid at kung sino man ang mga ilangan ng matutuluyan. Nakaabang na rin ang anumang tulong gaya ng gamot, pagkain at kahit repatriation sa mga Pinoy na magdidesisyong bumalik muna sa Pilipinas. Kasama mo sa DZAX LRMN Manila, Radyo Manchilan Prido, Tapak RMN. Samantala, Department of Migrant Workers o DMW, aminadong hindi pa 100% na accounted ang mga Pinoy sa Taiwan. Kasama mo sa balita si Rajaman Joyce Adra. RMN Live Reports. Aminado sa migrant workers o IC Hans Leo Kakdak na hindi pa nila masasabi na 100% accounted ang mga Pilipino sa Taiwan. Ayon kay Kakdak, ang masisiyak lamang nila sa ngayon ay walang Pinoy na nasawi, walang nawawala at walang malubhang nasugatan sa malakas na lindol kahapon sa Taiwan. Anya, patuloy pa silang nakikipag-ugnayan sa Filipino community leaders doon, maging sa mga otoridad sa Taiwan para alamin kung may iba pang OFWs na naapektuhan ng lindol. Tiniyak naman ng DMW na tutulungan nila ang tatlong Pinoy na nasugatan sa malakas na lindol. Naipaalam na rin ng DMW sa pamilya na sa Pilipinas ang nangyari sa nasugatan na tatlong OFW. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man, Joyce Colliantes Adra, Tatak, RMN. Network News. Sa ibang balita naman, mga kasama, mararamdaman pa rin sa Metro Manila ang heat index na papalo sa 41 degrees Celsius hanggang 42 degrees Celsius hanggang bukas yan, araw ng Biyernes. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng PAGASA, idadala na rin sa patuloy na pag-iral daw ng tinatawag na Ridge of High Pressure Area at Easterlies, ang pinagsamang epekto raw ng dalawang weather system ang magdadala naman ng mainit at malinsangang panahon sa bansa. Kasunod nito, pinayuhan muli ng State Weather Bureau ang publiko na iwasan o limitahan ang mga outdoor activities partner na sa tanghali at sa kalagitnaan ng hapon para naman sa mga hindi maiwasang magabad sa araw, mas maigi raw na uminom ng maraming tubig. Sa kaugnay pa ring balita, pumalo na sa kabuuang 3,954 na paaralan sa buong bansa ang nagpatupad ng alternative delivery modes dahil sa mainit na panahon. Ayon sa Department of Education o DepEd, ang pagsususpindi sa in-person classes sa 12 rehiyon sa bansa ay nakaapekto na ng 1,393,806 learners. Sa Metro Manila, nasa 183 na mga paaralan ang nagpatupad na ng alternative delivery modes, partikular na sa Caloocan, Malabon, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay at San Juan City. Ang pinakamataas naman bilang ng mga paaralang nagpatupad ng naturang mode ay naitala sa Western Visayas na umabot na sa 990 schools. Sinundan ito ng Sacsayan na may 801 schools, Central Visayas 694 schools at Ilocos Region na may 581 schools. Dagdag pa ng DepEd, nagsuspend na rin sila ng face-to-face classes sa 199 schools sa Central Luzon, 162 sa Eastern Visayas at 148 in Bicol Region, habang mas mababa naman sa 100 paaralan sa Cagayan Valley, Calabarzon, kabilang na ang Cavite, Laguna, Batangas, Romblon at Quezon, Mimaropa, kasama ang Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at Zamboanga Peninsula. Wala namang idiniklarang suspensyon ng in-person classes sa Northern Mindanao, Davao Region, Caraga at Cordillera Administrative Region o CAR. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita, dumako tayo ng Central Visayas. Ilang mga local government units doon po naman sa Cebu nagdeklara na rin ang suspension ng face-to-face classes dilan pa rin sa init ng panahon. Mula sa RMN Cebu, nandoon si Radyo Man Ken Galinea. RMN Live Report. Upang hindi malagay sa peligro ang kalusugan ng mga kabataan at maging mga guro dahil sa tindi ng init ng panahon, mahigit 10 mga local government units na sa Cebu ang nagsuspende ng face-to-face classes na nag-shift ngayon sa blended learning. Ang mga LGU na nag-announce na mag-shift ang mga
mga paaralan sa modular classes o blended learning ay ang munisipalidad ng Minglanilla, Liloan, Cordova, Lapu-Lapu City, San Fernando, Toledo City, Consolacion, Naga City, Ronda, Tuburan, Talisay at Mandawi City. Kahapon ay naitala ng PAGASA Magta ng 37 degrees Celsius na temperatura sa Cebu. Sa Cebu City, ipinaubayan ni Mayor Michael Rama sa mga principal at iba pang mga school officials ang desisyon kung ipapatupad din nila ang suspension ng face-to-face classes sa mga paaralan ng lungsod dahil ayon sa kanya, sila ang mas nakakaalam sa sitwasyon sa kanila mga eskwalahan. Kasama mo sa Arimen DYHP Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak, Arimen. Samantala mga klase sa ilang eskwelahan sa Masbate City, suspendido dahil sa matinding init ng panahon. Kasama mo mula sa Arimen Masbate si Radio Man Ramsison. Nagpatupad na ng class suspension ang ilang eskwelahan sa lungsod ng Masbate, bunsod ng matinding init ng panahon. Kabilang sa mga nagpatupad ng class suspension ang Masbate National Comprehensive High School, Bantigi High School, Bagumbayan Elementary School, Kawayan Exterior Elementary School, Timoteo T. Bungkaras Elementary School, Osaba School, Nursery at Sanlungan Elementary Schools ng Masbate City. Sa public advisory ng nasabi mga eskwelahan na ginawang batayan, nama ito ang Southern Luzon, PAGASA Regional Services Division Forecast kung saan aabot ng 42 degrees Celsius ang heat index ng Masbate City ngayong araw. Sa lip and person classes, sa pinayon na lamang ang mga mag-aaral na magsasagawa na lang sila ng distance learning modality at mag-antabaya sa ibibigay ng instructional materials. Batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022, binibigyan ng kapangyarihan ng mga school heads o administrators na magsuspindi ng klase kung malalagay sa matinding panganib ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral o mga guro tulad ng matinding init ng panahon, bagyo o pagbaha. Kasama niyo sa Aramen Masbate, Radyo Man Ramsison, Tatak Aramen. Mula sa Masbate, dumako tayo ng Region 2. Mga public schools doon sa Tugigaraw, ipatutupad na rin ang blended learning modality. Mula sa FM Kawayan, kasama mo sa balita si Radyo Man Saira Contapay. Simula ngayong araw ay ipatutupad na ang blended learning modality sa mga pampublikong paaralan sa Tugigaraw City, Cagayan. Ito ay alinsunod sa inilabas na anunsyo ng pamahalang lungsod ng Tugigaraw matapos ang ginawang pagpupulong kasama ang Local School Board at Local Health Board sa pangunguna ni Tugigaraw City Mayor Myla Tingke. Inilabas ang anunsyong ito kaugnay pa rin sa matinding init ng panahon na nararanasan sa lugar na maaaring maging banta sa kalusugan ng mga estudyante maging sa mga guro. Alinsunod sa napag-usapan, simula ngayong araw ang pasok ng mga bata sa paaralan ay magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga lamang at sa hapon naman ay gagawin na itong modular o online class. Samantala, pinayuhan rin ang lahat na uminom ng sapat na tubig, magsuot ng light colored na damit at iwasan ang outdoor activities kapag tirik ang araw. Magtatagal naman ang pagpapatupad ng blended learning modality hanggang sa ika-anim ng Mayo. Kasama mo sa 98.5 IFM Kawayan Radyo Man Zaira Kuntapay, Tatak Aramen. Sa ibang balita naman mga kasama, muling nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI sa lahat ng mga negosyante na sumunod sa itinakdang price freeze ng pamahalaan sa mga lugar na labis na naaapektuhan ng El Nino. Sa panayam ng Armen Manila, kay DTI Assistant Secretary for Consumers Protection Group, Attorney Amanda Nograles, nasa 16 na areas ngayon ang kanilang minomonitor para sa supply at presyohan ng mga basic necessities na kasalukuyang naka-price freeze. Kabilang na rito ang Regions 4B, 9 at Cordillera Administrative Region o CAR. Mabigat naman ang parusa sa mga establishmentong hindi susunod sa price freeze na mula 5,000 piso hanggang 1 milyong piso at pwede pa silang makulong. Yung price freeze, no sir, automatic po yan kapag nagkaroon po tayo ng declaration ng state of calamity. Ang pasok po dito sa price freeze ay yung tinaguri ang basic necessities, yung mga drugs classified as essential by the DOE. So yan po yung automatic na naka-price freeze po yan. So, hindi na po kailangan madeklara ang price freeze, no? No need na magdeklara ang LGU or ang government ng price freeze. Kapag nagkaroon po ng declaration ng state of calamity or emergency, naka-automatic na po yan, naka-price freeze na po tayo. Samantala, hindi lamang El Nino ang dahilan kung bakit nagkaroon ng price freeze sa mga basic necessities na kinabibilangan ng bigas, mais, root crops, tinapay, canned fish, karne, itlog, laundry soap at essential goods.
Hindi lang naman po yung effects of El Nino yung nag-trigger ng price freeze. Yung nabalitaan po natin yung sa pertussis, yung outbreak natin ng pertussis, no? So, meron tayo yung recent declarations natin sa Iloilo at saka sa Cavite due to the pertussis outbreak, naka-price freeze din po sila. Due to pertussis, tapos yung El Nino, tapos yung dati pa po, no? Yung monsoon and low pressure area. 60 days po kasi yon. So, yung iba dyan, ililist pa lang natin yung sa Caraga, kung naalala po ninyo, nagsimula to nung February pa kasi 60 days nga siya, no? Yan po ang tinig ni DTI Assistant Secretary for Consumers Protections Group, Attorney Amanda Nograles sa panayam ng RMN Manila. RMN Network News. Dumako muna tayo ng Bicol Region, limang bayan at isang lungsod sa Albay. Apektado na rin ang dry spell, pinsala daw sa mga pananim, umaabot na sa magit 267 million pesos. Mula sa RMN Ligaspi, nandun si Radyo Man Leo Barciliano. RMN Live Report. Inaulat kayo ng Albay Provincial Agriculture Office sa Albay na mayroon na 6 na bayan ang nakakaranas na ng dry spill sa mga lupang sakahan simula itong buwan ng Marso. Sa ilalim ng dry spill, nakakaranas na ang mga lugar na tinamaan ito. Gawala ng ulan, ayon kay Darrell John Bonconseo, Assistant Provincial Agriculturist ng Albay, kinamitlangan ng bayan ng Kamanig, Pulangi, Libon, Pinoran, Uwas at Lonsod ng Ligaw. Dagdagwan na nararanasan ng dry spill ang nasa 29,805 na hektarya na sakahan kung saan inaasahan na makapagbibigay sana nang aabot sa 14,108 na metric tons ng mga palay kung ito ay hindi tinamaan. Karamihan sa mga natiktuan ay ang panayam at gulay kung saan aabot sa 267.3 million pesos ang alagawa ng pinsalang pananim. Sa ngayon ay mayroong 4,620 magsasaka sa naturang mga bayan apektado ng dry spill. Kasama mo sa araw ng Legas Valley Province, Bicol Region, Radyo Man Leo Barciliano, Tata RMN. Samantala, Provincial Health Office ng Negros Occidental nag-umpisa na sa mapping sa mga barangay na maraming kabataan ang hindi pa bakunado contra pertussis at iba pang sakit. Kasama mo mula sa RMN Bacolod si Radyoman Albert Diner. Nag-umpisa na ang Provincial Health Office sa paglibot sa mga barangay sa lalawigan na may nai-report na may mga bata na inuubo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Gerly Pinunggan, nagsasagawa sila ng mapping para malaman kung saan maraming kabataan ang hindi pa nabakunahan ng diphtheria, tetanus at pertussis vaccine. Batay sa tala ng Provincial Health Office, maliban sa 2-month-old na sanggol na nagpositibo sa pertussis, may 11 pang probable pertussis cases sa lalawigan at hinihintay pa ang test results ng mga samples mula sa Research Institute for Tropical Medicine. Sa kaso ng 2-month-old na nagpositibo sa pertussis, ayon sa kanya, ito ang naka-first dose na ng DPP vaccine bago pa man ito ang inubo. Ito ang na-discharge na sa ospital at naka-isolate na lang sa kanilang lugar. Paliwanag pa ni Dr. Pinunggan, madalas tinatamaan ng pertussis ang mga bata na may edad 2 buwan hanggang 11 years old. Kasama mo sa DYHB RMN Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatawag Carmen. Network News. Samantalang mga kasama sa ibang balita naman, tiniyak ngayon ni Bureau of Corrections o BUCOR Chief Gregorio Katapang na tuloy-tuloy naman ang pagbibigay nila ng health tips sa mga inmates para maiwasan yung mga sakit na dulot ng mainit na panahon. Sa Panay na Armin Manila kay Katapang, kabilang daw sa mga advice nila sa mga bilanggo, iwasang magbilad sa araw at uminom ng sapat na tubig para maiwasang ma-dehydrate. Kailangan din anyang maagapan yung mga umuusbong na sakit sa loob ng pitan para hindi magkahawa-hawa yung mga preso sa loob ng bilangguan. Siniguro rin ng BUCOR Chief na sapat naman ang gamot at pagkain para sa mga inmates para hindi sila magkasakit. Very important yung hygiene, yung poor hygiene. Kailangan malinis yung surroundings natin. Yan, siniservisan po kami ng Maynila pag kailangan namin ng water, fresh water. At saka meron din kaming purifier. Importante po yun. Okay naman po ang pagkain nila at saka inaalaw namin silang pasok ng additional na pagkain kung kailangan. Lalo na po yung mga Muslim brothers natin kasi Ramadan. Samantala naman, sa kabilang dako, dila naman sa paglilinaw nga ng Supreme Court na pwede nang mag-avail ang mga inmates na sangkot sa heinous crimes na makapag-avail ng good conduct time allowance na tinatawag, siguradong mas marami pang mga inmates ang makakalaya sa mga piitam. Positibo naman itong development para sa Bureau of Corrections para ma-decongest yung mga piitan sa bansa. Itong latest na
development na to dahil nagkaroon tayo ng last year, December, ng Justice Summit. Ayun, na nagpatulong-tulong ang parang whole of government approach ito. Tulong-tulong yung Supreme Court, Legislative, Executive Department kung paano ma-decongest ang ating mga kulungan. Ito nga po yung latest na pwede silang mag-avail yung GCTA, yung mga heinous crime. So, marami pong mapapalaya. Iyan pa rin ang tinig ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang sa interview ng RMN Manila. Una nga rito diniklarang invalid ng katastasang hukuman yung inilabas na Implementing Rules and Regulations o IRR ng Department of Justice sa inamyandahang GCTA loan noong taong 2019. Paliwanag pa ng Supreme Court, nasubrahan ng DOJ ang paggamit ng kanilang kapangyarihan sa tinatawag na subordinate legislation nang hindi ikinonsiderang qualified pala yung mga inmates na sangkot naman sa heinous crimes, mga recidivist, yung habitual delinquent at mga tumakas sa kulungan sa mga makikinabang sa natura namang batas o new GCTA law. RMN Network News. Samantala, Senador, rekomenda sa DepEd na paikliin ang mga panahon ng transition para makabalik ang mga paaralan sa dating school calendar. Kasama mo sa balita si Rajoman Conde Bata. RMN Live Report. Ni Senator Sherwin Gatchalian na irekomenda sa Department of Education o DepEd na iklian ang panahon ng transition para sa pagbabalik ng mga paaralan sa dating school calendar. Batay kasi sa projection ng DepEd sa taong 2026 o 2027 pa maibabalik ang dating school calendar kung saan buwan ng Abril hanggang Mayo ang break o bakasyon ng mga mag-aaral sa eskwelahan. Aminado si Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, na hindi pwedeng biglain na ibalik sa dating school calendar ang mga paaralan dahil magkakaroon ng isang taong walang break at kawawa rito ang mga estudyante at mga guro. Kung kakayanin, sinabi ni Gatchalian na susubukang imungkahi sa DepEd na iklian ang panahon ng transition upang hindi na magtiis ang mga mag-aaral at mga guro sa pagsasagawa ng klase sa mga buwan na napakatindi ang init ng panahon. I agree, no? The shorter the transition, the better, no? And isa yan sa mga titignan natin at kung kakayanin i-recommend sa DepEd na i-shorter yung transition. But aminado ako, hindi kaya ng instant, no? Dahil nga kung instant kasi may isang year na walang ano eh, na wala tayong break, no? Academic break. Suportado naman ang senador na iurong o ibalik sa original school calendar mga paaralan kung saan Hunyo hanggang kalagitnaan ng Marso ang pasukan at Abril hanggang Marso ay bakasyon naman ng mga mag-aaral. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak, RMN. RMN Network News. Doon tayo sa Cebu mga kasama, abay isang barangay kagawad at SK chairperson na huli ng misis sa loob ng isang motel. Ang detalye mula sa RMN Cebu sa umagitan naman ni Radyo Man Ken Galinea. RMN Live Report. Isang kagawad sa isang barangay sa munisipalidad ng Consolacion sa Northern Cebu ang nahuli ng kanyang mismong misis sa loob ng isang motel. Kasama ang sinasabing kalaguyo nito na isa ring SK chairperson sa kanilang barangay. Nangyari ang insidente matapos masundan ng misis ang kanyang barangay kagawad na asawa. Kasama ang sinasabi nitong kasintahan na SK chairperson nang pumasok ito sa isang motel sa Lapu-Lapu City. Ayon sa tagapagsalita ng Lapu-Lapu City Police Office na si Lieutenant Colonel Christian Torres, matagal nang may pagdududa ang misis ng barangay kagawad na may relasyon ang kanyang mister at ang SK chairperson simula pa noong pagkatapos ng barangay election hanggang sa magdesisyon nito na maghanap ng pruweba at nahuli na nga ang dalawa sa loob ng isang motel. Kagad na dinala sila sa police station ngunit ayon sa kapulisan ay pinakawalan nila ang dalawa dahil hindi naman ito nahuli sa akto na gumagawa ng sexual na aktibidad. Git naman ng dalawa na wala itong ginagawang masama sa loob ng motel at ayon sa kanila ay nagkaroon lang ito ng meeting. Kasama mo sa RMN DYHP Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN. Samantala, umaasa na lamang ngayon ang ilang grupo ng transportasyon sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon na ibasura ang PUV Modernization Program sa harap ito ng nalalapit na pagtatapos ng palugit na ibinigay para sa franchise consolidation. Ayon kay Piston National President Modi Floranda na bukod sa desisyon ng Supreme Court, hinihintay rin nila ang resolusyon sa Kamara matapos ang serye ng pagdinig kaugnay sa programa. Tiwala naman si Floranda na papanig sa mga transport group ang Kongreso lalo na't maraming mambabatas anya ang duda sa PUV Modernization Program. Marami silang katanungan sa DOTR, sa LTFRB na talagang hindi masagot ng mga ahensya. Mm-hmm. Yung pong mga mismong nag-testimonya
na mga kooperatiba, na membro na mga opisyalis ng kooperatiba doon sa hearing, ay lalong nakapagpanit sa ating mga congressman na tipong hindi talaga maganda yung nagiging daloy ng programa ng modernization sa baba. Kaya't sana maging ng ating mga congressman ay yung kanilang lalabas na resolution ay papabor sa mga driver at mga turista. Yan po ang tinig ni Pisto National President Modi Floranda sa panayam ng RMN Manila. RMN Network News. Samantala, si Bangdaco naman nagpapatuloy pa rin ang opensiba ng militar laban sa mga miyembro ng rebelding New People's Army doon sa Abra. Nagsimula ang bakbakan ng dalawang panig mula pa noong Martes kung saan isang sundalo na ang napaulat naman na sugatan. Ang Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Padilla, nakipag-ugnay na din sila sa Philippine National Police para mapabilis pa yung pagtugis sa mga natitirang miyembro. Sa ngayon, dandang pamilya pa ang nanatili pa rin sa mga evacuation centers, dalan pa rin sa naturang enkwentro. Ito po sir, mga taga, yung Ilocos Cordillera Regional Committee, yung ICRC na tinatawag natin, na pinamumunuhan sir ni Maria Luisa Purcray. In effect sir, nagkaroon po tayo ng one wounded on the side of the armed forces. Sa ngayon, continuous pa rin po yung pursuit operations natin and nakikikoordinate na din po tayo sa ibang ahensya like yung PNP sir to be able to cordon the areas. Tiwala rin naman ang armed forces na tuloy nang masusugpo ang mga rebelde upang makatutok na ngayon ang gobyerno sa pagpapalakas pa na tinatawag na external defense sa gitna na nagpapatuloy ang tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea. We are actually working towards the guidance during the command conference last January na talagang tapusin na po itong ating internal insurgency problem para talagang makapag-shift na po tayo towards external defense. Eto sir, meron tayong timeline set, no sir? Meron tayong mid-year and meron po tayong until the end of the year to finally really end it po. Yan, si FA spokesperson Colonel Francel Padilla sa panayam ng RMN Manila. Balitang Sports. Para naman sa ating Balitang Sports, Elrin Ando sigurado na ang paglalaro sa 2024 Paris Olympics. Pero Tokyo Gold Medalist na si Heidelin Diaz na bigo naman. Kasama mo sa balita si Radyoman Jairus Peña, Florida. Nagbabalik sa Olympic stage ang weightlifter na si Elrin Ando. Ito ay kasunod ng kanyang panalo sa 2024 International Weightlifting Federation World Cup matapos mamayagpag sa women's 59 kilograms event. Pero dahil sa panalo, tuluyan na rin na maalam ang Tokyo Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz para sa inaasam na paglalaro sa Paris. Parehas silang naglaro sa weight class pero nabigo naman si Heidelin na maabot ang required points. Nakakuha si Ando ng kabuuang 228 kilograms mula sa 100 kilograms sa snatch at 128 kilograms sa clean and jerk. Habang 99 kilograms lang ang nakuha ni Diaz sa snatch pero nabigo siya sa ikalawa at ikatlong subok ng clean and jerk. Dahil dito, naputol na ang streak ng Olympic appearances ni Diaz, naglaro mula pa noong 2008 hanggang sa makuha ang gintong medalya noong 2020 Olympics. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN! Abay, Bea Alonso at Dominic Roque may patwining caption daw habang si Patrick Garcia inaming si Ann Cortez ang unang nambastid sa kanya. Mga chika na yan mula naman kay Radyo Manalex for Roque! Kinilig ang mga netizens nang mapansin ang twinning caption ni Bea Alonso at Dominic Roque. Binahagi ni Bea ang kanyang larawan sa kanyang Instagram account at may pa-caption na "Thank you, March." Ibinahagi rin ni Dominic ang kanyang selfie picture kasama ang isang bata at caption pa dito, "Marso." Napansin naman ang netizens ang naturing caption at hindi napigilang mapakomment dahil sa sobrang kilig na kanilang naramdaman. Ayon sa isang netizen, "Wow, same kayo ni Bea nag-share ng magganap niyo ng March." Habang saan naman ang isa pa, "Yay, mukhang may comeback sila." Matatandaan ang ngayong taon sana nakatagtang ikasal sina Bea at Dominic, ngunit nag-release ng joint statement ang dalawa ukol sa kanilang breakup nitong Pebrero. Samantala, nakakagulat ang naging revelasyon ng aktor na si Patrick Garcia. Sabi niya sa Fast Talk na ang aktres si Ann Curtis ang unang nambasid sa kanya noon. Nag-guest si Patrick sa isang show at nang tanongin ito sa isang segment ng Pass or Secret kung sino ang unang nambasid sa kanya. Agarang sinabi ni Patrick na si Ann Curtis. Nagulat din si Boy sa sinabi ni Patrick. Ayon kay Patrick, "Matagal na to. Mga 1999 pa to. Ngayon ko lang sinabi. Sorry guys." Yan ang ating entertainment news. Alex Faraket, Tatak RMN.
Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando. At ako naman si Radyo Man El Marajon. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Ganda pong hapon. Marami pong salamat. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Atak RMN. Oras mga kasama, 12:35 na. That news was